po, welcome po sa ating channel. Ako po si Wendy Ramon. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe. At huwag niyo pong kalimutan ang bell notification. Ah, okay. So, ngayon, magluluto po tayo ng kwetiao chicken soup noodles. Ito yung gustong-gusto pong pananghalian ng mga bata. Napakasimple po kasi. At siguradong magugustuhin po yung mga. Subukan niyo po gawin. Or, kung wala po kayong kwetiao sa lugar na nasaan man po kayo, pwede niyo pong pwede po kayo gumamit na anumang pong noodles na meron po kayo dyan. Sundin nyo na lang po kung paano ko po gagawin yung soup po ng soup base po para po sa ating noodles. So, tara po, umpisa na po natin. Ito yung mga kailangan natin. Kwetiao, fishbowl, dodo fish cake, bean sprout, at baby duck pao. So, isang packet po nito. Ito rin, isang packet. Then, isa lang po yung kailangan natin dito. Slice natin siya mamaya. Then, ito, konti lang din po ang kailangan natin dito. At, ito, kailangan din natin po. Mga tatlo lang kailangan natin. So, yan. Yan. So, ito po yung soup natin. Nagpakulo po ako ng mainit na tubig. So, ngayon, ilalagay lang po natin itong tomato. One tomato. Para po sa broth. Gusto po kasi ng mga bata rito yung sabaw na ganito para sa kwetiao noodles. Yan. Mamaya po mag-clear po yan. So, next po na ilalagay natin is eto. Chicken bone. Chicken bone po. Yan. Chicken bone. Chicken thigh. Yan. Yung meat po mamaya isi-shredded po natin. So, hayaan lang po natin dyan. Pakulin po natin. Pero, huwag po natin kalilimutan lagyan po ng salt. So, naglalagay po ako ng isang scoop po, isang tablespoon ng salt. Tama na po yan for the whole soup. Hindi na po natin nilalagyan pa. Yan, ito lang siya. Yan. Iwan lang natin yan. Pag kumulo, ito siya. Takpan natin. Mamaya, i-check po natin mamaya pag kumulo na. Ito po ang ating soup. Yan. So, nakukulo na siya. Durugin lang po natin yung kamatis. Smash po natin yung tomato. Para po maglasa po yung sabaw. Yan. Oops. Ang microwave natin is ready na. Yan. So, hayaan lang po natin siya kumulo. Pahinain lang po natin ang apoy. Yan. Mahinang apoy. Then, maya-maya po, gawin natin yung fishbowl, fish cake, at tahoge, at yung veggie po natin. So, ayan. Ito na po yung soup natin. I think medyo okay-okay na siya. Medyo okay. So, ilalagay po natin ang fishbowl. Ito po yung fishbowl. Pag kumulo po yan, tanggalin po natin yung fishbowl. Cover po ulit natin. Saglit lang po yan. Pwede na po yung fishbowl natin. Ayan. So, tatanggalin na po natin yung fishbowl. Yan. Pag lumulutang-lutang na po ang fishbowl, yan, lumulutang-lutang na, tanggalin na po natin siya. So, ilalagay lang natin dito. Para po later on, pag ready na po lahat, ilalagay na. Pwede na. So, pwede na po ito. Dapat po wag na po nating overcook ang fishbowl. Kasi kapag overcook po siya, hindi po siya masarap. Iba, magkaiba na po yung lasa. So, sa susunod po na gagawin natin, isusunod natin ay fish cake. So, dahil in-slice ko po, na-slice ko na po yung fish cake, meron po ako nito. Ilalagay ko po ang fish cake para maluto. Yan. Para hindi po siya mahirap na hanapin maya-maya. So, ganun din po. Hintay lang natin siyang maluto. Yan. So, takpan din lang po natin siya ng konti. Kapag medyo kumulo po uli, so, cover lang po natin. Ayan. I think ready na po ang ating fish cake. So, bukan na po ang fish cake. Ayan. So, ilagay. Ganyan din po ulang gawin natin. Ilagay na po ulit natin sa side, sa isang plate. So, gaya po ng sabi ko, hindi din po natin gagamitin yung whole packet kasi sobra na po siyang madami pag ginamit po natin ang isang pakete po ng bean sprout. So,
Depende lang po kung ilang tao po yung kakain ng ating kway tiaw. So, ganun din po karami. Kasi kapag marami po yung nilagay natin sa noodles, masyado, hindi na po siya masarap. Maalalasahan na po natin yung tawgo. Hindi na po yung kway tiaw soup, yung broth niya. Yan. So, ang tawgo po, hindi rin po siya matagal iluto. Napakadali lang po siya. Hindi rin kasi po siya masarap kapag na-overcook po natin. Yan. Ito, simple lang po siya. Huwag niyo pong i-overcook, hindi po siya masarap. Kailangan po ang tauge, medyo crunchy pa po siya pag kinain natin, pero luto. Means parang half cook po yan, half cook. I think pwede na rin po ang ating tauge. Napakadali lang po siya habang, ayan, pwede na po ang ating tauge. Yan, ganyan din po natin. So, i-transfer uli natin siya dito, sa sides. Ayan. So, ang tauge po natin dyan. So, ito po yung tauge, ito yung fish bowl, ito yung fish cake. Then next, ito po, gulay. So, ang gulay, ilagay lang din po natin to. Gaya po nang sabi ko, huwag nyo pong i-overcook ang gulay o ano pang po. Kasi hindi na po siya masarap. So, iluluto lang natin siya saglit. Ayan. Ayan. So, I think ready na rin po yung ating veggie. Gaya po nang sabi ko, huwag mo natin i-overcook. Lagay din po natin dito. Fishball, fish cake, vegetable, and vegetable, tauge, at yung mini pechay po ba yan? O whatever, sa Chinese, hindi ko pumalam. So, next po natin is itong chicken. So, palamigin po natin at himay-himayin po natin, shredded. Okay. Ayan, so, ito po yung ating kway chow noodles. Ready na po siya. Bali, tinanggal ko po siya sa packet. Itong noodles po na ito, luto na po siya, ready-made, ready-cooked. So, ibabad lang po natin siya ng sa malamig na tubig ng saglit para malusan po siya. Then, afterwards po, nasa inyo po kung gusto po nyo siyang pakuluan sa water ng about... Oh, hindi lang po siya pakuluan. Pakulo lang po kayo ng tubig, tapos ibuhos nyo po ito. Or, ang ginagawa ko po sa akin, nagpapakulo po ako ng mainit na tubig, then binubuhosan ko po ito ng mainit na tubig. So, gagawin ko po ito ng 2 times. Papakulo ako ng tubig nang 2 times ko po siyang hugasan sa mainit na tubig. Ito na yung ating kway chow na binabad po natin sa cold water. So, ngayon, lagyan naman na po natin ng hot water. Okay. Palit natin to. Ayan. So, medyo loose na po siya. So, next. Katapos po ng init na tubig ay ng malamig na water. You put a hot water, a boiling water. Para malusin po yung noodles at para mainit po siya. So, yung ating noodles. Yan, medyo okay na po siya. So, throw lang po natin siya yung tubig. Then, put po natin yung isa pa. Yan. So, ready na po yan afterwards. So, ito na po yung last. Last na lagyan po natin ng hot water. Mabilis lang po siya. Hindi po natin siya pwedeng ibabad. Ang matagal. Kasi ma-overcook po yung noodles. Ayan. So, pwede na po ito. Ayan. Okay na po siya. So, I'm gonna strain. Saglit lang po siya. Ayan. Tapos, done na po siya. Okay. Yan, ito na po yung kailangan natin. Isang malinis na bowl. Ito yung gulay natin. 2 can of vegetable. Fish bowl, fish cake, and ano po ito? Chicken. Ito po yung chicken type po natin na shredded na po natin kanina. At ito yung noodle. So, ganito po yung normal yung ginagawa ko. So, tara po. Tingnan nyo po kung ano, paano ko po gawin. So, ito po yung bowl. Mag-scoop lang po tayo ng kway tiaw. Ayan. Oh, masyado malaki yan. So, okay. Depende lang po kung gaano po karaming kway tiaw po ang ilagay natin. Kung karami ang kaya pong kainin po ng kakain. So, yung kakain po nito, yung alaga ko pong pangalawa. So, ganito pong ginagawa ko. Lalagyan ko po siya ng 3 fish bowl.
sa gilid, fish cake, dito rin po ganyan, tatlo, and a veggie, dito rin po sa, yan, yan, sen, etong tawgi, yan. So, after po yan, yung chicken po, ilalagay po natin sa middle. Yan. So, ganyan po ako mag-prepare po ng noodles para sa mga alaga ko. Na-prepare ko po. Ito yung fish po. Lalagyan ko na lang po ng soup. Andyan na yung alaga ko, naririnig ko ng kanyang cellphone. So, yan. Lagyan po natin dito. Lagyan natin ng soup. Ayan. Ito na po siya. So, ganito pong ginagawa ko. Mag-scoop lang po tayo dito para clear. Malasa na po itong soup natin. Sobrang lasa. Yan. Okay. Yan. Ito na yung ating noodles. So, clear na po yung soup natin. Malinis na malinis. Yan. Natin. Lagyan lang natin siya ng konting fried onion. Yan. So, ang sarap na po ng ating noodles. Ito po yung ginamit ko. Fried small red onion. Chicken, yan. So, eto na po siya. Ready na siya for dinner. Wait na lang po natin yung mga bata. Restart na po silang kakain ng dinner. So, maganda po yung pagkakaluto. Yan. Yan.